Okay, magandang umaga sa ating lahat. Happy Sabbath. Kayo ba ay nakatulog ng masarap? Siguro ay medyo may sabit sapagkat merong lamok. Ano? Pero purihin ang Panginoon. At tayo ay nakapagsimula kagabi ng maayos. At ngayong umaga ay inisig tayo ng Panginoon na muling malalakas ang katawan. Ang ating tema ngayon umaga ay tungkol sa revival and reformation. At kagabi nagsimula na si Sir para sa isang magandang topiko ng ating patuloy na pag-aaral sa lugar na ito. Ako ay medyo alangan ng tulog. Alam niyo ang tulog ay napakahalaga sapagkat in between nung magsisimula ng alas 8 sa alas 9 hanggang alas 12, dito natin pinalalakas ang ating bunmaro. Kaya the best ang tulog talaga sa panahong yan. Kaya kinakailangan natin matulog ng alas 8 kaya alas 9 hanggang alas 12. At sapagkat yung pagdating ng alas 12 hanggang madaling araw, yun ay finalization na lang yun ang ating tulog, parang nagpahinga na lang tayo. Pero ang the best talaga ay alas 8 o kaya alas 9 hanggang alas 12. Yan ang pinakamasarap na tulog upang buuin ng ating katawan yung ating bunmaro. Diba? So ang tanong ngayong umaga ay, kailan ba tayo nagsimulang magreforma? Nagreforma na ba tayo? Okay tayo, saglit na manalangin. Ngayong umaga, mahal na Diyos, amin pong itinataas ang iyong dakilang pangalan. Bilang papuri at pasalamat sa araw na ito ng kapahingahan, amin po kayong dinadakila sapagkat inyo kami ginising. Sinamahan mo ang aming mga sambahayan, ang aming minamahal sa buhay. Ginising mo kami sa mga oras na ito at muli ka naming purihin at dakilaan, Diyos. Sa aming pag-aaral, ang inspirasyon nito ay makuha namin sa aming mga sarili sa buong hapon. At magkaroon kami ng kapurihan na itaas kayo bilang Panginoon ng aming buhay, hindi ang aming mga sarili. Ito lang pong aming nagdalang sa Panginoon. Reformation. Sa ating pag-aaral ngayong umaga ay lagi nating itinatanong sa ating sarili, kailan ba tayo nagsimulang magreforma? Alam ba ninyo nung ako ay mabinyagan ng 1980, nagsimula na akong magreforma. Nung ako ay isang maliit na sakristan ng pare, sinasaulo ko yung Apaginoong Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, Ama namin. Sagrado ko yun. Sa edad na 5-6 na taon, sinasaulo ko yun. Walang mintis, araw-araw. Kaya nga, ang sabi ko, ito siguro yung tama sapagkat sinasaulo yung lahat ng bagay, lalo ngayon sa Biblia. Pero ang tanong ngayong umaga ay, nakapag-reforma na po ba talaga tayo? Sa kasaysayan ng buhay ni Haring Solomon, isang mayamang tao sa balat ng sa kasaysayan ng Biblia. Nang matapos na may tayo ang kanyang tahanan, ay meron siya mga bagay na binanggit na napakahalagang gampanan natin bilang mananampalataya. At dito sa ating pag-aaral, sa ayon sa 2 Kronika 7:13-14, basahin natin ng mabilis. Kung aking sarhan ang langit na napat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utosan ang balang na lamunin ang lupain, at kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So apat na bagay ang mahalagang puntos na ba binanggit dito. Pagkatapos na may tayo ng Panginoon, ng ni Haring Solomon, ang kanyang tahanan, ang tahanan ng Diyos. Ang sabi niya, sa kasaysayan, unang-unang binanggit ay mapagpakumbaba. Ang tema ng Reformation ay may temang pagpapakumbaba. Kasi nga, kapag ka hindi na-reforma ang ating buhay bilang mananampalataya, hindi na alis yung pride. Diba? Hindi na alis yung pride. Hindi sinasantabi yung pride. Kaya nga sabi niya, magpakumbaba kayo.
katulad ni Kristo na siya ay mabayubay sa cross. Dito'y gusto kong itabit ang isang salita na ang salita ay mayroong capital letter T, letter I, letter P, at letter S. Bibigyan natin ng kahulugan ang apat na ito. Ang sabi rito, ang unang salita, ang unang titik ay letter T, transformation. Ang ikalawa ay I, innovation. Ang ikatlo ay P, perseverance. At ang ikaapat ay social responsibility. Ang sabi ni Ari Solomon, magpakumbaba kayo. Nung ako ay nung kami ay mga 13 years old pa, kami nandun sa tabi ng dagat sa Alegria. Isang gabi ay, kasi yung aming kaibigan na babae, magaling magtago. So nagbigay siya ng sabi niya sa amin ay, kung sino sa inyo ang makakakita sa akin, merong premyo. Matagal ng panahon, hindi namin sila makita-kita, nagtatago. Sa panahon ng taguan, hindi makita. Kasi doon sa tabi ng dagat, merong malaking haunted house. Malaking bahayan. Takot-takot kami pumunta sa loob sapagkat ang mga kabataan nun, sabi na nila ay takot sa multo. Meron bang multo? Takot sa multo. Kaya yung taguan na yon ay hindi namin talaga pwedeng pasukin yung loob sapagkat kami takot sa multo. Itong kabataan ito na 13 years old, kaibigan ng aking kaibigan, magkakabata kami, halos. Sabi niya, ang sino ang makakita sa akin ay meron premyo. Ako'y nagtanong, anong premyo? Sabi niya, kiss ang premyo. Ay kung wala, kung hindi ka namin makita, ikaw naman. Doon lang ako sa likod ng aparato, nagtatago. Mga kapatid, kung minsan ang reformation sa atin ay hindi itinatago natin yung kasalanan sa loob ng ating mga puso. Di ba? Itinatago sa kasalanan ang ating mga kasalanan sa loob ng ating mga puso at ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para lumabas ito. Anong ginagawa ng paraan ng Panginoon para lumabas ito? Kailangan i-reforma mo ang iyong sarili. Kaya lang, pagka nakita mo, pag nakapunta ka sa ibang mga lugar, na ipapapansin mo sa iyong sarili, ako pala'y ganito na. Ang inihingi ngayon ng ating Panginoon ay transformation, total transformation ng ating buhay. Okay. Binanggit ko kanina yung tulog. Kailangan matulog ang mga kabataan to conserve energy. Alas 8, alas 9, dapat tulog na. Kahit ganun din ang matatanda. Hindi po pwede na hindi matutulog ang mga kabataan ang oras na yan. Bakit? Para i-conserve ang energy kinabukasan. Alam ba ninyo, ating mga kabataan, yung pagka-conserve ng energy mahalaga. Sapagkat darating ang araw, tatanda kayo katulad namin. Kung hindi na-conserve yung energy ng isang mananampalataya, hindi na bago ang sistema ng buhay ng mananampalataya, yung kanyang lakas ay uubusin sa walang kwintang bagay. Kaya paminsan nga, yung walang kwintang bagay, katulad halimbawa ng pagbabad sa mga computer. Walang kwintang bagay, lalaro ng Dota. Walang kwintang bagay. Mahaba ang pag-uusap doon sa panahon ng dapat ay itinutulog. Ito pa, ikalawa, ang tungkol sa pagkain. Total reformation ang sabi rito. Merong kumakain kahit busog na. Kaya ang sabi nga ng isang manulat na si Mrs. Barona, kailan ka ba titigil ng iyong pagkain? Sa panahong ikaw ay nabubusog pa lamang o sa panahong ikaw ay busog na busog na? Sa inyo, kailan kayo tumitigil ng pagkain? At ano yung mga pagkain inilalagay natin sa ating mga sikmura? Kaya nga sabi ni Santiago, sana huwag natin maging Diyos ang ating mga tiyan. Ano-ano ba yung mga pagkain? Late na ng gabi, kumakain pa. Baka meron pang sitsirya sa loob ng kwarto, late na ang gabi. Reformation. Ang tamang pagkain, kapag kinain natin ang tama, sa tamang oras, ano nangyari? Isang mabuting halimbawa sa ating katawan, nagiging malakas ang katawan. Sa pananampalataya sa ating gawain bilang mananampalataya sa equation ito ng Adventista del Septimo Day. Ang sabi rito, ang isang taong nanais na mareforma ang kanyang sarili, i-take advantage natin yung sinasabi ng Diyos. Binigyan tayo ng isang masaganang buhay bilang mananampalataya. Ang iglesia ito'y sagana sa lahat ng mga magandang payo.
Wala nang lalampas pa, wala nang o-overtake pa sa ating pananampalataya. Kaya ang tanong palagi sa atin, kamusta na? Nareforma na ba ang lahat ng ating mga kaugalian? Sabi rito, ang reforma daw, ang pagre-reforma ay nagsisignificance ng pagbabago. Ano ang mga pagbabago sa ating mga ugali, sa habits, sa ating mga ideas, sa mga theories, sa ating mga practices? Kung noon ang practice natin, pagdating ng gabi, wala man lamang, noon nga makakakita ako nung maliliit pa kami mga bata, pagpasok ng bahay, sarana, may bisa. Ano ba yung bisa? May bagmano. Pag nakakita ng matatanda na lumalakad sa hapon, magandang gabi po, magandang hapon po. Ngayon kaya meron pa. Ang mga Adventista kaya sa panahon ngayon, ang mga kabataan Adventista kaya hindi naapektuhan ng mabilis na pagdawi ng sanlibutan. At sa paglago ng tinatawag nating mga kaalaman sa sanlibutan, hindi kaya naapektuhan ang sambahayan ng Diyos. Ha? Mga kapatid, Reformation. Ikalawa ay hanapin ang mukha ng Panginoon. Ititigit ko ang salitang innovation. Kailangan pag hinahanap natin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang mukha ng Panginoon, kasabay dito ng pagtaas, pag-angat ng antas ng iyong pagkilala sa Panginoon araw-araw. Hindi po pwede na ang pagkakilala mo lang sa Panginoon ay sa Panginoon ay araw lamang ng Sabat. Especially ito para sa akin sapagkat araw ng Sabat. You must be learn about the creation that God has given rest day. Binigyan tayo ng araw ng Sabat. Kasama ito sa salitang revival and reformation, meron tayong total transformation at meron tayong total innovation. Di ba pag gusto mong gumawa ng bahay, gusto mo yung pinakamaganda, ay parang kung wala kang pera, namungutang. Ang populasyon natin sa buong mundo ngayon ay maabot ng 7.2 billion sa loob sa kasaysayan ng sanlibutan. Ang latest na survey ng Amerika, 7.3 something. Pagdating ng 2015, magiging 9.4 billion na tayo. At ang Pilipinas ay umaabot na ng 101 million sa kasaysayan. Parami ng parami. Samantalang ang mga pagkain, ang ornamental at sa biyaya ng plants ay hindi nagbabago, 250,000 pa rin. Dumarami rin ang sekta ng pananampalataya. At ang tanong doon sa paso pagrami ng sekta ng pananampalataya, kamusta ang pananampalataya ng mga Adventistang kabataan at mga matatanda? Nareforma na ba ang buhay ng bawat isa? Isa. Sa araw ng Sabat, Reformation, nirong mo na ng palataya, kinakat ang araw ng Sabat. Iniiklian ang araw ng Sabat. Bakit? Ang simula ng ating pagsumay alas 8, dumarating alas 9. Diba? May pulong ng araw ng Merkules, ang pagsambal ng Sabat. Reformation, paano ang babaguhin ang iyong sarili kung doon pa lang sa simpleng bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi natin magawa. Hindi magawa. Alas 8, kung minsan divine worship, dumarating. Pagdating ng divine worship, dala yung cellphone. Hindi magkaitan dyan sa pagpinto. Reformation, mga kapatid. Pag binigyan mo ng bahagi sa loob ng kapilya, Brad, manalangin. Hindi ako marunong, ako hinahapo. Ako'y mayroong upo. Paano sisigla ang pananampalataya ng isang mananampalataya kung maraming mga dahilan? Problema sa sarili, sapagkat ang sabi nga, ang total reformation ay magsisimula kanino? Sa sarili. Kaya yung respect, ang gitnang salita ng IP, ibig sabihin, it is personal. Para sa ating lahat. Kaya nga sabi ng John 9:4, I must work the work of him that sent me. The night coming and no one can work. Darating ang marami, tinutusan tayo ng Panginoon na kung ano yung gawain, hindi nga pinagawa sa atin. Ito yung katotohanan, dalhin sila, dalhin itong katotohanan ito sa iba. Ang tanong na dala ba natin? Baka sa ating sarili, hindi pa ka natin nagawa. Okay. Tungkol sa mga inumin, ipagpamanin niyo at ipagpatawad niyo yung umaga.
kamusta ang inuming iniinom natin araw-araw sa ating buhay? Baka meron pang mga tikulay. Hindi bali kung may kulay na keros ang laman. Hindi bali kung may kulay na puti, buko Diyos. Ay parang kung ang kulay ay ko. May kape na may gatas pa. Bagamat masarap yun. Pero tandaan natin, ito yung mag-uumpisang magpalutong ng ating mga buto at kainin ang ating mga laman upang tayo mapahamak sa aling panahon ng ating buhay. Ikatlo, ang sabi nito, ang ikatlo ay dumalangin sa kalasayan ng buhay ni Jesus. Nang siya ay malapit ng ulihin at ipako sa cross. Nang alas 12 ay siya ay nananalangin. Ang sabi ng Panginoon, sana'y ang sarang buto'y lumampo sa akin. Nakita niya ang mga alagad niya. Mga tulog. Pagkatapos siya manalangin, ganap na alas, dumadaling araw na, alas 3, halos. Muli niyang pinuntahan ang kanyang mga alagad. Ang buong akala niya, yung nakikiramay sa kanya, ang kanyang mga alagad. Nalulungkot sapagkat darating ang Panginoon, darating na ang kapahamakan ng Panginoon. Anong ginawa ng mga alagad? Tulog. Mga kapatid, yung ating pagpanambalatay, baka natutulog na. Baka pinababayaan natin ito. Unti-unting kinakain ng matuling pagtakbo ng sanlibutan at makabagong teknolohiya ang ating pananampalataya. Ang pagdami ng teknolohiya ay nagiging anay sa ating sarili upang tayo ay mawala sa katotohanan. Sana hindi mangyari. Isang araw, ako'y nanonood ng TV habang ako ay namamahinga ng mga 30 minutes. Merong debate akong napanood. Debate tungkol sa sana'y may kasal na. Ba't may illegal ang kasal ng bakla at tumboy? Ganon din ang bakla ng lalaki sa lalaki. Isang ministro ng Church of Christ, isang pare ng Katoliko, isang attorney ng gobyerno. Ang sabi ng attorney, ang Biblia ay nagsasabi na ipinagbabawal. At sinabi ng Biblia, sabi niya, babae at lalaki lang ang pinagkakaloobang mag-asawa sapagkat ito'y sagradong isang sagradong pamamaraan ng buhay. Ang sabi ng isang nagkasal na sa United States, sabi niya, sa Amerika nagawa ko, sa Europe nagawa ko. Bakit dito sa Pilipinas hindi? Huwag sana mangyari sa atin. Magsasabi kay Pastor, Pastor, ikasal mo kami. Tingnan ni Pastor, pabuhay lahat. Paparehas na babae. Huwag sana mangyari, Pastor, ikasal mo kami. Lalaki sa lalaki. Sa bayan ng Diyos, mga minamahal na pati, dapat hindi nangyayari ang ganitong bagay. Innovation, transformation. At ang ikatlong, yung tinatawag nating perseverance. Dito papasok yung tinatawag nating pagtitiis. Bilang mananampalataya. Matagal-tagal na rin akong mananampalataya. Kung binibilang-bilang ko ay 35. Almost 35 years. Almost 35 years na tayong mananampalataya. Binuo na ba natin ang talaang salitang reformation sa ating buhay? Nabuo na ba ang anggulo ng ating buhay ng salitang reformation? Binago na ba natin ang anggulo ng buhay natin sa ating pagsasalita? Nabago ba natin yung ating style ng pananamit kung noon ay sobrang ikli na hinihila pa? Noon nga, sobrang haba pa ng damit, di ba? Hanggang doon sa talampakan, halos. Ang sabahin ng Diyos, kaya kamusta ngayon, umaga? Yung lupit ng buhok, kamusta na kanya? Kasama sa reformation, mga minamahal na mga patid na mga kabataan, sana hindi sumusunod sa uso katulad ni Vice Ganda. Parang kabayo, merong gitna. Hindi katulad ni LeBron James, maraming ano dito sa gitna, ni Asi Taulapa. Di ba?
Huwag na bang mangyari sa atin sa salitang reformation na sa halip na magreformay naging masama ang itsura. Diba? Ang sabi ng Panginoon, kay Hari Solomon, ang sabi niya, pagpapakumbaba, dumalangin, hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang kasalanan. Wow! Isang bagay na napakanda sa buhay ng mananampalataya. Nabuo ang buhay ng transformation, ng buong pagbabago at tinalikuran lahat. Tinalikuran lahat. Walang itinira. Aba, ang araw ng sapat ay mahalaga. Sa loob ng isang linggo, meron tayong 168 hours. Ang inihingi ng Panginoon araw ng Sabado, 24 hours. Bakit mayroong mananampalataya sa halip na pahabain, ikompleto ang 24 hours, iniiklihan, nilalagyan ng barrier. Ano yun? Ang pagpunta ay second service na lang. Magsisikid service na lang ako kasi ang ganda ng sermon. Reformation. Ang pagpunta natin ng simbahan ay ala 7 para makuha mo ang buong mensahe ng Diyos. Pagdating ng divine worship, napahaba ang sermon. Lalabas na. Reformation ba yun? Bakit lalabas? Ayaw ko ng sermon. Ang pangit. Alalahanin mo, yan ay sermon ng Diyos. Pag sinabi na sa iglesia, sa loob ng iglesia, mga kapatid, bukas ng umaga, meron tayong patlak. Bah! Dala naman ang mga pagkain ng iba. Pag inanyayahan niyo ang iba, wala akong pagkain dala. Ayaw akong magpatlak. Bakit ba yun bang kanin at balongga hindi pagkain? Ha? Mga kapatid, pinaiikli. Pagdating ng patlak, umat nagpatlak pero uuwi ng hapon. Hinati ang araw, makikita mo. Bakit umuwi? Ay kasi nga, inimbitahan ako ng aking kaibigan, pupunta sa binyaga. Reformation. Okay. Ang last, letter S. Social responsibility. Gaano kalawak na ang ating nagawa sa iba. Baka sinasabi mo, marami ako nagawa sa sarili ko. Naging masteral na ako eh. Naging abogado na ako eh. Ang laki na kaya ng aking nagawa. Pero ang tanong, kamusta yung sa iba? Na-extend na ba natin yung kamay sa iba? Pag nakakita ba tayo ng isang tao may pasang walis at nagsasabi, magbibinta ako ng walis. Nakita natin pagkadungis-dungis ng isang araw ay mayroong dumaan sa bahay. Huwag kayong magsyadong mahikailan ito. Noong isang araw ay mayroong dumaan sa bahay, mayroong pasang walis, irok. Alam ba yung irok na walis? Matigas. Yun ang aking palaging hinahanap. Although mayroon pa akong reset pang dalawa, sabi niya, Manong, bili ka ng walis. Anong klaseng walis? Iro. Magkano ang isa? 20. Alam, magkano lang naman ang walis? 10 piso meron, di ba? Overpricing, 20 pesos. Sabi ko, iba, overpricing ito ah. Pero yung tao yung nagsabi, galing po naman ako sa bundok. Ang layo. Kaya yan maraming tubo. O sa kasi mabigat magbitbit. O yung nga naman, ang bitbit nung yan ay dadalawang pong piraso. Galing yun sa taas, bitbit na yun. Paksaan niya yun. Bumaba dito sa kapatagan para magbinta, para mabuhay. Kailangan ko pa yung walis. Kailangan, kasi nabubulok naman ang walis. Although meron akong dalawang reserva, ang ginawa ko, pumuli ako ng dalawa. Magkano ba yung what is the matter of 40 pesos para tulungan mo ba? Ngayon ang sabi niya, sir, wala kaming pagkain pa eh. Hindi pa ako kumakain ng magahan. Aba, anong gagawin natin? Reformation. Anong gagawin ko? Ay, wala kaming bigas. Wala kaming silain. Labas na. Ganun ba? Ay, pinalutan ko ng kanin. Naalala ko, bakit kanin lang? Nilagay ko ng isda. Reformation. Sa ating mga kapatid na nagawa natin ang ganyan.
sa ating pangmananampalataya na nagawa natin ng ganyan sa ating buhay. Huwag nawang mangyari na dumating sa atin sa huling bahagi ng ating buhay. Pag umunot ang ating mga paa, sasabihin, ang dampot-dampot naman niya. Samantalang kasama ka sa tinatawag na mayroong reforma sa iyong sarili. Okay. Significance and reformation, change, habits, ideas, theories, mga practices. Mga kapatid, ngayong umaga, dumami na ng parami ang maraming tao. Tayo 12 sa kasaysayan ng mundo, sa pinakamarami. Ngayon ay 1.1 million na tayo. Kung ating titingnan, outnumber tayo, 18 milyones sa kasaysayan ng mundo ang mga Adventista, Pastor. 18 millions lang tayo sa kasaysayan sa buong mundo. Ikumpara sa 7.3 billion. Ang China ay 1.3. Sabi 1.338 billion. Ang dami. Ano ang ginagawa natin sa buhay na ito? Kasama tayo sa tinatawag na reformation, nagre-reforma. Isang araw ako'y nandun ako sa lugar ng salbasyon. Pagkat ako'y araw-araw, nakita ko ang kami mga nakabihis. Sabi ko, ano kaya itong mga taong ito? Sabi, nakita ko, masaksin niyo pa. Ang dami. Ako'y nag-iisa. Outnumber ako. Alam ang sabi ko sa aking sarili, Panginoon, salamat at nandito sila, katulong ko. Pero mas dakila ang iyong pag-ibig sa akin. Ako ay tunay ang aking sinasabi isa sa kanila. Mga kapatid, sa tuwi-tuwi na parang ating buhay, tunay ang ating sinasabi. Totoo ba ang sinasabi natin tungkol sa pagkakilala natin sa Diyos at tungkol sa pagkakilala natin sa iglesyang ito? Nakikita ba sa isang sa ugali ng isang mananampalataya, ako'y tunay na mananampalataya? Ginanap ko ang total reformation sa buhay ko. Wow. Pag nagawa natin ito, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang daan ng pakiramdam ko. Sino na sa inyo ang nagbabasa palagi ng banal na kasulatan? Para sa tema natin ang biblical reformation. At nasaan na tayo sa ating pag-aaral ng pagbabasa? Sino sa inyo mga kasagot? Nasaan na tayong aklat sa banal na kasulatan para sa ating sa reading ng Bible? Nasa Epesyo na tayo. Ha? Malapit na ba nang matapos, brother? Ang tanong, napasa ba natin? Meron ba tayong mga bahagi doon na natandaan? Reformation. So bago ko magtapos, isang bagay ang hamon ko sa inyo ngayong umaga. Huwag natin kalimutan. Katama tayo sa 18 million ng mga Adventista. Ilan lang ang mga pastor? Sa buong Oriental Mindoro, 10. Siya? Ang mga korporto sa loob ng sa loob ng Oriental Mindoro, 20. Tingnan mo ang mga saksi ni Jehovah kung lupas. Laksa-laksa. Ang hamon sa atin ay ano? Reformation. Ipadala ang pabalita sa iba. Ano ang ginagawa ng iba? Baka mas marami pa, mahaba pa ang ginagawa sa paglaro kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Last, mga minamahal na mga kapatid. Ang revival at reformation ay mag-uumpisa sa ating sarili. Gusto kong ulitin ang binanggit niya. Sabi nito sa talatang 14, kung aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay mapagpakumbaba. Ikalawa, at dumarangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang malakad, akin ngang didinggin sila sa langit at ipapatawad ang lahat ng kasalanan. Ang ganda ito. Mga kapatid, ngayong umaga, ang dalangin ko, ipatawad ng Diyos
ang lahat ng ating mga kasalanan. Nabuo natin ang salitang reformation. Una, transformation. At total transformation to yourself. Total innovation. Total perseverance. At yung responsibility sa ibang tao. Magandang umaga.